Ayan guys, dahil napakataas ang bahay namin, meron tayo 200 steps. Ito, ang bala ko dito talaga, parang ano lang, lalagyan natin mga ano, si mama yung mga sarili sa bahay. Nilakihan nila yung kama para pag umbrella na sila sa isa't isa, may kuha sa gitna. Sorry. Isang ako. Parang dalawang ban ako hindi nakapunta kay Ate Mimi sa Mimi Luxury Nails. Ayan. Ipakita mo, Lucy. Andito yan. Gawa na yung mga tiles. Ayan po yung mga tiles. Binakbak namin sa kabilang bundok. Charot. Tapos ano to? Pebble kineme. Pebble wash. Spell. Charot. Ayan. Dito tayo. Ayan. Ewan ko ba? Gagawin pa to ng ano, di ba? Ng mga taga dito sa village. Tapos, eto yung nabili kong tiles sa Binondo. Nagtinda muna ako ng ano, mga siomay. Siomay! Ayan. So, ito guys, itong area na ito, ito yung tinatawag na magiging lanay. Tapos, ito yung parking. Pero, wow, Lucy! Pero, itong extra to space na to, pwede ko pang lagyan ng kung anong-ano. O, Cheska, explain mo na yung nangyari dito sa lanay. Yung bubong. Explain sa'yo ni Cheska. Yung bubong. Ayan, sige. Nag-provide kami ng pakita mo rin yan, tubular spell. Ito sa taas. Tapos may meron siyang polycarbonate roofing. Yan, para dito sa lanay niya. So, may 60 by 60 flooring din. Outdoor tiles, saka pebble washout. Dito po, para hindi siya doon madulas. Tsaka, Dak, explain mo kung bakit meron tayong ano dito space. Ayan, yung space natin dito is nandito lang sa corner kasi maglalagay si mommy niya na kita ng mga halaman niya. Para pocket garden. Ayan, oh my gosh. Kasi pwede din dito, no? Magkaroon pa ng halaman. Tapos itong mga ilaw ng anong balak niya. Ayan. Maglalagay si madam ng ano, parang firefly na light. Yun, para pagdabi additional lighting lang siya sa drama sa area. Party. Dito mangyayari yung kung may mga magaganap man ng mga ginuman, diba, chikahan and everything. Kasi alam niyo yung mga mudra natin, ay yung gamitin yung dining table na sa loob. Gusto niya ito. Oo, doon magdudumi ng dawa. Binili mo pa yung dining table. So dito yan, magkakaroon pa ng dining set dito na na-order ko na. Ayun, baka naman may discount siya rin. Baka sumakpatak. Ito ang magiging maid's quarter, social maid's quarter. At ito yung magiging laundry area. Yan. Ito na nga ang ating maid's quarter. Pero may libre hagdanan. Ito. Explain mo na na. So, may pintada siya. May window para may ventilation. Since firewall tayo. Tapos, naglalagay si Miss Kakay na double deck. Wow, Miss Kakay talaga tawag sa akin. Hindi nanay. Naglalagay ako ng double deck dito. Ayan. Hi! Para pag nag-sleepover kami. Oh, wow! Sa Miss Kakay. Pwede din naman. Bibigyan ko kayo ng uniform. Tapos itong laundry area. Ito na. Ano nga yung laundry area na to? Provide ko doon ng ledge. Sa storage ng mga laundry area. So, yan guys. Siyempre, para ipakita natin sa totoong laundry area, mayroong gripo po. Ayan. Tapos may saksakan yung washing machine. Yay! At ito naman, nandito tayo ngayon sa dining and kitchen area.
kung saan, dati kasi, kung nakita niyo yung luma kong vlog, meron ditong lababo, may counter dyan, so binakbak namin at may hole dito, sinira na namin para magmukhang malaki yung kitchen. Oh, at ito yung mga ilaw na binili ko sa ANS, ilalagay ko sa vlog na to kung saan ko binili itong mga ilaw na yan. Ayan, ang bongga. Sobrang affordable sa ANS mabili ng mga ilaw. Ay, ang ganda naman doon sa ilaw pa. So, explain mo na kung anong mabuksan pa natin mga ilaw. Hoy! Ayan yung mga pin lights. Oh, paano? Oh, ganyan. Explain natin ngayon kung anong mayari dito sa kitchen area. Ayan, ito yung may main kitchen na. So, nandito lang si sink, si range, at saka may cabinet lang siya dito. Tapos ito, nook area. Nilagay siya na small room. Tapos this one, yung original na yung kitchen before, magiging preparation area na. So, tanggal na, wala na siyang sink dito. Isang table na lang siya. Tapos si Red, same pa rin yung location. Oh. Tapos, Miss Elaine, dahil ito ang gagawa ng ating mga cabinet, explain mo nga ang kulay ng mga cabinets natin. Saan kaya yun yan siya? Kulay? Parang yung pag-a-teal, no? Yung gusto kasi ni Ma'am Kakay, parang teal yung finish ng cabinets. Tapos, pero actually may, tas, ano, yung stone na countertop, maganda yung granite na gagamitin. Actually, quartz pa na yung gagamitin na. Social? Yes, yeah, social. Pwede gawin rin yun? Maganda siya. Tapos, syempre, yung hardware, lahat ISO certified. So, soft closing yung mga cabinets, yung mga drawers, soft closing. Para, ano, kahit na ibalabag mo yung sara. Yes. Wow. Kahit na lang finesse yung sara. Ano pa rin siya? Hindi maibig. Yes. So, siya. So, nananawagan po ako dahil parang, nananawagan po ako sa mga naghahanap ng mga magbibigay ng trabaho sa akin para matupad po natin ang mga soft closing ng mga cabinets. Ay, Miss Elaine, explain mo yung mangyayari dito. Ayan, dito sa area na to, at dito yung sink natin, di ba? Yes, tulad yung sinabi ni Ma'am Jessica. So, sink na dito, tapos nandito yung stove, tapos yung range. Tapos meron area dito na ledge na lang siya, no? So, may solid wood lang na i-build in dito, or sorry, i-install. Tapos wood finish siya. Maganda, maganda yung combination ng cabinets kasi duko tapos may wood. At saka ang pinili nating sink doon, ipinagpilitan ko talaga. Ipinagpilitan ko talaga ng sink na gamitin namin ng arte ako, farm sink. So, bawal namin hugasan ng plato yun. Kasi maliit lang yung lot area and floor area ng bahay, townhouse. So, nag-decide ako gamitin, i-utilize as much as possible lahat ng mga spaces na pwedeng gamitin at gawin na. Ayun. Spell? Yun! Gamitin! So, itong likod na hagdanan, hagdanan na ito ay magiging storage area. Tapos, yung maliit na space dito. Gano'n makakapal yung pantry natin. So, meron tayong pull-out na pantry dito kanya. Ma'am, hindi kita sa gaming, di ba? Yun. So, yung pantry ni Ma'am Kakay, ano, hindi ka sa gaming, tapos, nakatang yung storage ko. Tapos, pero open lang yun. Yung susunod dito,
sinabi nila maganda, kinakabahan ako lagi. So, abangan nyo yung mangyayari dito sa storage, ganyan. Hindi mo na makakilala yung pagka na yan. Ito pa lang po, ito yung open, tapos merong pinemi dito. Yes, ganyan. So, dito ay mangyayari yung mga pagkain. Ito mangyayari dito. Ito mangyayari dito. Ay, kung itong swing na cabinet doors dyan, meron siyang lani, parang may lati. Oo, hindi ko na naiintindihan ko na yung lani. Basta itay na lang. Nabili ko tong townhouse na to. Yung banyo, lahat ng nandun sa loob, napunta sa manager ko yung mga lababa ito. Pinalitan ko talaga, nag-design talaga akong palitan kasi gusto ko naman medyo nakakaangat. Wow, nakakaangat pa yun. Gusto ko naman maganda pag may pupunta dito mga bisita, di naman sila mapapahiya sa bibisitahin ng bahay. Kasi nga, this is our first house after 82 years. So, papakita ko sa inyo ang banyo. Welcome to the bathroom. There you have it, ladies and gentlemen. Pumasok ka. Maiwan ka na dyan. Alis na kami. Ayan, Jessica. I-explain mo to. Ayan. Yung previous tiles na, so, wala siya ka sa floor. Binakbak siya lahat. To change yung ito, yung bagong yung napili na tiles. So, same layout pa rin naman siya. Binago si water closet. Tapos, from open lang yung shower, nag-provide kami ng yan. Yung border na glass na shower partition. Ayan. Tapos, ayan, si kanyang shower fixture. Black yan siya. Mag-provide pala siya dyan si Madam ng ano, na... Madam tawag mo siya. Si Mother. Si Mother dear na... Heater. Kaya hindi pa siya matry kasi wala pang heater. Oo. Yan. Tapos, ayan, from freestanding na... freestanding na ano. Ay, freestanding ang title. Freestanding na lavatory yan. Nag-provide siya ng bagong tapos nag-provide si Miss Elaine ng another freestanding cabinet dito sa corner para sa mga ibang ng ano ibang items. Meron na meron pa tayong mga fixtures din na bili niya, kulay black din. May mga fixtures pa tayo na iba na yung mga lagyan ng towel, mga towel hanger. So ayusin pa namin yung layout after. Ayusin namin kung saan ilalagay yung towel, ganun, sasyal. At guys, gusto ko sabihin na nung binili, inatayin siya, na nung bago ito gawin, kami ni Cheska ang namili nitong mga tiles na to, kami yung namili. Sumama talaga ako kasi gusto ko talaga, first time namin makakaranas sa magandang banyo sa tanang buhay namin. So gusto ko talaga maging maganda yung banyo kahit mahalang tiles. Talaga sabi ko, sige na nga eh, unang bahay naman natin to. So, kailangan gusto ko mapasaya yung mother and father ko. So, pag nakita nila gusto ko maganda, ayan, komportable sila. Ito mga tiles, nabili ko to sa, hindi sila sponsor. Actually, marami akong nilapitan na sa, pwede sanang mag-sponsor, pero then pathology. Pero okay lang naman. Thank you Lord at marami tayong naging work at nabili ko tong tiles na to. So, sa Wilcon ko to binili. Pati ito. Tapos, pati ito, Wilcon ko to binili. Ayan na, libre na yung ano, ad. Tapos, ito mga fixtures na yan. Sa umpin ko yan. Umpin ba? Binondo, hindi umpin. Binondo ko yan binili. Ito, si Chesco ang bumili nito yan siya. Ito mga black kineme na fixtures and itong tinatawag na inidoors ay binili ko sa Binondo. Talagang humalugod ako doon at nang makabili ako ng mura na mga fixtures. Wow!
dito muna sa living room kasi tanong. Tapos na tayo sa dining area, kitchen ba, dito sa baba. So, dito tayo sa living area. So, siya, may paligid living area na ito. Living area where the living things live. Guys, may gusto akong ilaw para dito talaga. Pero kasi, bilang Mahalia Mendez, nag-upload naman dito si Chesca. So, ito talaga yung binili kong ilaw. Ito palang ilaw na ito yung binili ko sa ANS sa Cubao. Lights and Kineme. So, kung gusto nyo bumili ng ilaw, binili ko yan. Binili na ito. Kineme. Pero gusto ko rin mag-thank you kasi ang babait yung mga tao doon. Pinasigasan nila kami ng mabuti. Pati yung mga taga-binon doon binili na namin. Tsaka sa Wilco, hindi kami nahirapan. Alam mo na yan. Wala nga yung ilaw. Tapos, eto, dito, tama dito yung sapa natin. So, si Miss Elaine, ang gagawa ng sopa. O, Miss Elaine, ikwento mo lang ang ginagawa ng sopa. Kaya, ano, parang L-C. Hindi, parang S yata. Ayan guys, dahil
sabi na sa baba, pero gusto ko pa rin ipakita sa inyo. So, ako na, hindi tayo kasa lang ako. So, ganun din ang nangyari. Ang ganda nung, alam mo, iniisip pa natin no, kung bibili natin, pero buti binili natin. Are, ito rin yung mga tiles na nabili namin sa Wilcon, ganun din pati yung fixtures sa Binondo din. Tapos gusto ko talaga, pareha siya nung yung lababo and all. Parehas din dun sa baba para wala nang ibang arte-arte. Yan. Ganyan. Paang tawag dito honeycomb? Tama ba? Honeycomb kineme root. So, yan. Yee! Tapos may lalagay pa kami mga fixtures dyan, nalagyan ng mga sabitan ng towel and all. Keme root. So, ito ang magiging kwarto ng aking parents. Yan na, Miss Elaine, hindi ko na ang bahala dito. My parents, my family. Siyempre, may aircon dyan. O yan, nananawagan po ako sa mga keme. Kung gusto nila, wala pa tayong aircon. Ayan na, Miss Elaine. Si Miss Elaine ang gagawa ng kama at mga cabinets dito sa kwarto. Lahat ng mga keme ron. Sorry talaga. Ayan, so, para sa parents ni Ma'am Kakay, meron silang nagpagawa siya ng double bed. Mm-hmm. Or semi-double. Pinaka-double. Tapos, ay, siyempre yung storage na may double. Medyo malaki. Medyo malaki. Oo. Tapos, dahil importante talaga sa kanila yung storage, merong drawers yun dalawa. Mm-hmm. Tapos, may headboard na tufted. Kanina namili na siya ng fabric na gagamitin. Para yes. Lang sa headboard. With conditioner. Fabric. Tsaka. Tapos, merong floor to ceiling na closet dito. Yun, mataas siya. Yan. Yan. Ganun simple lang yung kasi ayaw ni mama ng maraming mga kem. Tsaka yung parang yung, mayroon ba siyang cabinet na? Vanity. Ah yes, may vanity pa rin ako. Sa dulo, oo. Sorry. May vanity, tapos yung closet niya. Puro kay mama lang lahat yun. Sila. Nilakihan nila yung kama para pag tumbler na sila sa isa't isa, may kulang sa gitna. Ganyan. So, dito na ang gitna kwarto ay sa akin na pamangkin at aking kapatid na lalaki. Si Miss Elaine ang bahala dyan. Ayan. So, dito sa room na to, meron namang single over single na full-on bed. Oo. Tapos, yung orientation kasi dito naman yung bed, eh, no? Mm-hmm. Tapos, dito naman yung headboard nila. So, pareha ng bed pattern siya. Although, magiging iba yung pattern ng headboard. Tapos, nalili na rin si Mang Kakay yung fabric para doon sa headboard nila. Tapos, dito is, meron silang, maglalagay tayo ng desk. Tapos, kung nakita ko kasi nandito yung butas ng aircon. Oo. So, medyo parang alakyan din ng konti. Pero, gagawa naman natin ang parang yan. So, para hindi masayang yung space, yung closet kasi niya, inuusog natin ng konti. Tapos, maglalagay na lang tayo ng ledge dito. So, mahalo. Parang ang desk mo, hanging desk lang. Yes. Oh. Para wala na siyang ganun. Hanging, pag minsan, nakahanglan tayo. So, ito na nga ang mangyayari room. At ang next natin, bakit may mga dahan ito na ang room namin ng kapatid kong mga girls. So, hindi naman ako madalas umuwi kasi nasa Manila, trabaho. Ayan, may pa-cobrain yung very, very light. Nirequest ko yan. Ayan, ito parang master's bedroom, pinakamalaki. Ganyan. So, ayun. I-explain yung dalawa ang mangyayari dito sa ating kwarto. Tuturuan ko sila. Ayan. As you enter yung area, meron siya, nilalagay siya dito na table na may cabinet sa corner. Tapos meron siyang ledge hanggang dito. Tapos dito, vanity. Makabili na tayo ng mirror na. So, ikakabit na lang siya pag nakabit na yung table. Tapos, dito sinisili yung provide ng seat. Ayan, before the chair sa ilalim. Ayan. Parang meron itong small sofa na may storage na ilalim. Tapos, nandito yung
Ibakte din yung amin one na may romance, walang romance sa ilalim. So, both sides. Para sa storage din yung cabinet. At saka dito, yung cabinet na cabinet. Anong closet dito sa... Since maliit din yung area, ito. So, mag-adjust din. Though mayroong ledge, may ledge na part na to. Dito mag-start ang cabinet na 60. Tsaka, inano ko sa kanila kung pwede may space ng konti sa taas para sa mga maleta ko. Kasi ang dami ng maleta. Oo, alam mo na. Yung mga maleta ko sa bahay, hindi na kasha doon sa Pasig na house, nire-rentahan mo ito. So, meron naman space, pwede natin maglagay kahit sa isa lang. Oo, pero tapos dito sana, na-request ko yung open cabinet na para iiwan ko dito yung mga bag ko. Ito lang dito, Miss Ellen. Yung pala, pwedeng lagay ng mga bag. Oo. Hindi na sa kasa dun sa ano eh. Yung mga bag ko dun na. Pero lalagyan ko ng lock kasi para hindi magalit ng kapatid. So, ito. Dito, tama din yung TV natin. Oh, entertainment guys. Dito siya pa. Entertainment guys. Ito na. Sasaya ako. Charot! So, kapit bang guys? Sa lahat ng makakapanood niyo
naitawag kayong mawawala ng pag-asa dahil sa susunod kayo na rin. I declare it and I'm claiming it to the universe. You na nanonood ay magkakaroon din ng ganito. Guys, ah, 20 years ako nag-intay. Pagbigyan niya naman ako. So maraming salamat. And please like, share, and subscribe to my channel. And ayan na naman tayo. Please click the notification bell for my updates about my channel. And see you again! Abangan nyo ang tapos ng bahay. Bye-bye guys! Love you!